everyone, my name is Lee Mark Valerio and welcome to my channel. See you there! Hi everyone, it's me, Lee Mark Valerio, and welcome to my channel. Today's episode, pag-uusapan natin about mga government agencies, kung ano mga nangyayari sa mga government agencies natin dito sa Pilipinas, and ano nga ba ang mga nagiging problem na kadalasan hinaharap ng bawat Pilipino tuwing pupunta tayo sa mga government agencies, kagaya ng hospital, kagaya ng mga police clearance, NBI clearance, or something, mga clearance na yan. Tapos, kagaya ng mga bagong graduates. So, ano nga bang kinaharap ng mga ng iba nating kababayan dito sa Pilipinas pagdating sa mga ganitong sitwasyon? Pag-usapan natin ngayon yan. At, wala po akong pinapatamaan sa video na to. So, about sa... Kasi hindi ako mapakali na may narinig ako sa comment section or may isa akong narinig about sa case pagdating sa ating government hospital dito sa Pilipinas or dyan sa Pilipinas na mismo. Bakit kailangan pagdating sa mga hospitals, bakit kailangan pag sa government hospitals, bakit ang isang pasyente, emergency na, nag-aagaw buhay na, bakit kailangan agad kuhanan ng requirements, ng blah, 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 or especially yung ganitong usapan ha, kailangan ng kuhanan ng pambayad, may pera po ba kayo? Kaya nga pumunta ang isang pasyente at tumakbo kasi emergency. Hindi ba natin pwedeng gawin na gamutin muna natin saka tayo magkumuha ng mga tanong, kumuha ng mga requirements. Nanggigigil ako kasi sa mga ganito eh. Alam mo yun? Hindi ba pwedeng ang isang tao or isang pasyente, pag tumakbo sa hospital, okay, let's go. Gamutin muna natin to. Tapos, kung makarecover na yung tao or yung pasyente, okay, fine. Saka kayo humingi ng mga requirements. Kagaya kung may pera ba kayo, may pambayad ba kayo, o gumawa na kayo din. Di ba? Pwede madali naman yan. Kung walang pambayad ng isang pasyente, why not? Bakit hindi nyo gawa ng waiver kung may waiver, di ba? Kung ibang ano nga na paggagawa natin ng paraan eh. Di ba? Shout out lang to sa government natin, sa government hospital natin na pagdating naman sana sa ganito, dapat mabago yung ano natin, mabago yung pagkakasin natin. No. Diba? Tayo mismo dapat na hindi yung ganito na. Emergency na. Habos, wala kang PhilHealth, wala kang ano. Eh, paano yung tao pag wala talaga? Wala siyang papel, wala siyang IDs, wala siya talaga. So, hindi nyo siya gagamutin dahil wala siyang ano? Dahil wala siyang PhilHealth, wala siyang mga IDs. Eh, paano yung tao, yung ordinary tao lang o taong something lang na hindi alam kung anong mga ID, anong processing ng ID? Di ba? Kasi aminin man natin sa Pilipinas, may mga ganitong tao na minsan wala nang pakialam kung anong meron sa buhay nila. Importante sa kanila yung nabubuhay sila. Pero aminin din natin sa sarili natin, kahit ikaw, ako, sila, tayo, na minsan hindi natin inaasahan ang mga ganitong pangyayari na kagaya ng emergency. Halimbawa, na-disgrasya ako. Yung mga ganun, tapos kailangan natin tumakbo. Itakbo tayo sa sarili natin sa hospital o itakbo tayo ng mga kamag-anak natin sa hospital. Tapos, ito pang pinakamasamang sitwasyon. Pagdating natin sa hospital, bago tayo entertainin ng mga doktor, mayroon po ba siyang ano, una ha? Based on my experience na lang, sasabihin na lang, may pambayad po ba kayo? May pera po ba kayo? May ID po ba kayo? Ang dami-daming hinihingi. Emergency, hindi ba pwedeng gamutin muna? Gamutin muna natin ang pasyente saka tayo humingi ng mga requirements? Unang-una, hello, just think about that. Unang-unang kababayan natin to. Kababayan mo yan, Pilipino yan. Siguro naman hindi aalis yan ng Pilipinas ng ganyan. Ang point lang doon, maging 'di ba kasi meron tayong ano sa Pilipinas na
Kailangan marunong kang makitao, makibagay, makadiyos, etc. Ang dami mga kasabihan sa atin which is dapat talaga ina-apply natin yan sa Pilipino. Pero nasaan na magiging makatao natin doon? Nasaan na magiging makabayan natin doon? Na mismong Pilipino, na mismong sarili natin, kapwa natin Pilipino, pagdating sa ganitong sipling sitwasyon na kailangan natin ng tulong ng bawat isa sa atin, is bakit kailangan laging maraming documents ang hinihingi? Hindi ba pwede talagang gamutin na muna? Shout out lang po sa atin mga ano dyan ha, sa mga governments ano natin, government something, or sa gumagawa ng mga ganyang law. Sana isipin natin na ang matatamaan din yan eh, kapwa natin Pilipino. Diba? Aminin man natin o hindi, marami tayong kababayan na naghihikaos sa buhay na wala na silang pakialam kung anong-anong ibig sabihin ng ID na yan, kung anong-anong mga ID-ID na yan, kung anong-anong mga ibig sabihin ng mga insurance na yan. Ang importante sa kanila yung nabubuhay lang sila, sapat na yun. E bakit pagdating sa emergency, tatakbo sila, wala naman silang tatakbuhan ngayon or ano, pagdating nila sa hospital, oh sir, meron po ba kayo pambayad? Sir, may ID po ba kayo? Sir, may health po ba kayo? Sir, may ganito po ba kayo? Ang dami, mamamatay na pasyente, Bakit ang dami natin hinihingi mga ganyan? Hindi ba pwedeng gamutin na lang? Diba? So tapos, ngayon, kung alam nyo, walang kapasidad ang isang tao magbayad, why not doon kayo gumawa ng way na, sir, okay, malay nyo nga, hindi ba natin pwedeng kapwa natin or kababayan natin, bigyan natin ng second chance after that, after ng emergency na yan? Hindi ba natin, okay sir, pag gumaling kayo dito, sir, gumawa na lang kayo ng waiver. Sir, ito, gumawa kayo ng waiver na, sir, bayaran nyo po yung bill nyo sa hospital after ito, 6 months, 1 year. At least, di ba, may nagawa tayo. And besides, government naman yan eh. Kagaya ko, taxpayer din ako. Bilang OFW, bilang immigrant dito, ano ang taxpayer ako. So it means bawat Pilipino na nagtatrabaho, may share sa bawat government's agencies dyan sa Pilipinas. So siguro naman may karapatan tayo, bawat Pilipino may karapatan naman magsalita about sa ganitong sitwasyon. Ako wala po akong pinapatamaan ha. Lahat po tayo is may kanya-kanyang opinion, nire-respeto ko po yun. Lahat po tayo may kanya-kanyang sinasabi about sa mga opinion natin. Although hindi naman po ako isang government employee, pero lahat po tayo is Pilipino. Yun na lang po yung sinasabi ko. Diba? So sana sa mga ganyang sitwasyon, sana naintindihan natin, lalong-lalo na sinasabi ko nga, lalong-lalo na sa kapwa natin Pilipino. Idagdag naman natin or i-apply naman natin sa sarili natin yung pagiging makabayan natin na pagiging makatao natin. Diba? Kasi sa oras ng pangangailangan, tayo magtutulungan, hindi ibang tao, hindi ibang lahi. Una-una tayo muna, mga kapwa Pilipino. Diba? Paano naman natin matutulungan ang isang tao nang walang-wala na at emergency, tapos hindi pa natin tutulungan hanggang sa namatay na lang isang tao, hanggang sa namatay na lang isang pasyente. Ah, okay. Diba? Tapos pag namatay ng pasyente, sabihin nyo, okay sir, okay na, wag nyo nang problemahin, kami lang bahalan, ganyan. See? Bakit hindi natin gawin pa yan habang nabubuhay pa? Kasi huwag niyo mag-alala. Huwag niyo muna isipin yung babayari yan. Huwag niyo muna isipin yung mga dapat anong pagagalingin muna natin siya, sir. Diba? Ganun muna. Saka tayo gumawa ng resolution sa problema na ganyan. Kasi kaya nga pumunta ang isang pasyente sa hospital kasi emergency. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Which is confidential na pumunta siya sa government hospital or public hospital, na matutulungan siya ng mga doktor doon or ng mga tao doon. 'Di ba? Isa pa sa mga anuhan natin na sa Pilipino, isa pa sa Filipino culture natin ito ha. Totoo rin 'to. Bakit ang isang graduate na ang isang bagong graduate na tao or mga estudyante na mga bagong graduate from college,
Ang dami. Requirements na hinihingi pag mag-a-apply ng trabaho. Bakit? Una, pinaka-major requirement sa mega love shout out ha, sa mga companies na ganyan. Bakit number one kailangan ng experience? Hello po, hi. Bagong graduate po, bagong graduate ako. Kaya nga ako nag-a-apply sa kumpanya nyo para magkaroon ng experience. Tapos sa hanapan niyo ako, hindi ka pwede sa company namin dahil wala kang experience. Sir, ma'am, tingnan niyo po yung day date ako or resume ko. Fresh graduate ako. Kaya nga ako fresh graduate. It means wala akong experience. It means kaya nga ako nag-a-apply para magkaroon ng experience. Diba? Nasaan ang mga common sense natin doon? Mega love shoutout sa mga HR natin ha. Sa mga HR natin all over the Philippines, tanggalin nyo na yan yung number one, kailangan may experience, utang na loob. Promise. Paano nyo masusubukan ang galing ng isang tao kung hindi nyo susubukan? Paano nyo malalaman na kailangan ng mas, di ba? Kasi karamihan minsan eh, hindi sa pagiging old employees, hindi sa pagiging bagong employees. Alam mo, minsan, nasa ano eh, nasa tao yan eh. Kahit hindi mo ginagawang isang bagay na yan, pag determinado ka matuto, minsan nga, kahit hindi ka graduate eh. Aminin natin din yan. Wala sa papel minsan ang basihan sa pagiging successful. Wala sa papel or sa diploma ang pagiging successful ng isang tao. Bilang mabuting empleyado, bilang mabuting businessman, businesswoman. Diba? Pero tayo, nakapag-aral lang tayo, may position lang tayo sa isang kumpanya, may ganito lang tayo. Tapos, ang sasabihin pa natin, and then, oh, mag-nag-hiring nga kayo, nag-hiring. First, nakalagay doon, with placing personality. Wow, with placing personality. Ano yung ina-apply ko? Sir, ma'am, hindi po ako nag-apply dito ng Miss Universe or ng beauty pageant. Para hanapan niyo po ako ng placing with placing personality. Ano ba yan? Hindi po model ang ina-applyan ko. Di sana kung model, hindi ako maglalakas ng loob dyan mag-apply. Diba? Pagdating sa personality, naayos naman yan kung sasabihan niyo. Kunwari, ako ang pangit-pangit ko naman talaga. Ngayon, pag sinabi sa akin ng company na, oh, with placing personality, kailangan ganito ka ha. Of course naman, syempre maliligo ako, ayusin ko yung sarili ko. Hindi ba tamang presentable na lang ako? Kailangan ba talaga good looking? Kailangan talaga beauty, handsome? Wow! Hello! FYI lang ulit ha. Huwag sana tayong ganun kasi doon pa lang parang, alam mo yun, nababawasan ng pagiging confident namin mga nag-a-apply ng trabaho or something. Please lang maging aware naman kayo dyan kasi hindi naman natin din na direct sabihin yan sa kanila. Alam mo yun, nakakabawas ng confident sa mga unemployed person. Kaya minsan yung iba, kunwari ako, kagaya ako, marami akong pimples. Minsan, nababawasan ng confident ko kasi ang dami kong pimples kasi sasabihin ko sa sarili ko, oh my God, ang pangit ko. Baka hindi ako tanggapin ng ina-applyan kong trabaho. Oh my God, ang pangit-pangit ko. Baka hindi ang kailangan nila maganda or gwapo. Di ba? Hindi ba natin pwedeng, okay, mag-apply. Ngayon kung ano ka, kung eligible ka sa trabahong yun, why not? Tanggap lang ng tanggap. Malay mo yung tinanggap mo na yan, yan ang magpapabangon sa isang kumpanya mo. Magpapabangon sa kumpanya mo. Di ba? Malay mo yung pangit na yan. Yan pa lang magpapaunlad ng kumpanya mo. Malay mo yung mabaho na yan. Yan pa lang magpapabango sa buong kumpanya mo. Di ba? Malay mo rin yung walang experience na tao na yan. Yan ang mag-aahon ng iyong kumpanya. Diba? Second, sa pag-a-apply. Una, gagawa ka ng CV. Okay, fine. Wala kang experience. Pag-usapan na natin yan. Pagkatapos, ito pa ang pinaka-worst sa atin. Ha?
Ito ha, pinaka-worst sa atin. Una, requirements. Let's talk about the requirements sa pag-a-apply. Una, kailangan, bago ka makakuha ng NBI, o doon na muna, sa taas muna tayo mag-umpisa, NBI. Ang requirements ng NBI, kailangan may police clearance ka. O pagkatapos ang requirements ng police clearance, kailangan may barangay clearance ka. So, tatlong clearance? Ano ba yan yung government agency sa atin? Hindi connect-connect? Diba? Bakit hindi nyo nalang pakuhanin ng general requirements ng mga tao? O mga bagong, yung mga nag-a-apply ng trabaho? Kasi una ha, mga sir, mga ma'am, please lang, aminin din natin sa mga sarili natin. Kahit ikaw, pag ikaw ang nawala ng trabaho at mag-a-apply ka ulit ng bagong trabaho, di ba napakagastos? Ang daming babayaran. Nag-a-apply ka pa lang ha, nag-a-apply ka pa lang ng trabaho. Kaya ka nga nag-a-apply ng trabaho para magkaroon ka ng income, para kumita ka. Pero bakit mag-a-apply ka pa lang, bugbog ka na sa mga utang? Dahil ano? Ang dami mo kailangan bayaran. Magbabayad ka sa barangay clearance, magbabayad ka sa police clearance, magbabayad ka sa mayor's permit, magbabayad ka sa business permit, ang dami-dami bayaran, medical. Hindi ba pwedeng tanggalin na natin mga clearance-clearance na yan? Okay. Kung gusto niyo ng clearance, di isa na lang. Total, siguro naman ang NBI natin is record yan for the whole Filipino, di ba? Sa buong Pilipinas. Eh bakit hindi nila natin tanggalin natin barangay clearance na yan, police clearance na yan? Bakit hindi nila mag NBI clearance na yan? NBI na lang. 'Di ba? Kung malalaman niyo naman kung may records or wala ang isang tao. Kung 'yun lang ang basihan niyo, eh hindi ang daming pagdadaanan, barangay clearance, ang dami sa atin, itcheche-bureche. Tapos ito na. Ang dami-dami buong bayaran mo ng NBI, ganyan-ganyan. Eto na, nakapagtrabaho ka na. Magkano lang ba ang ano sa atin? Minimum. Sorry po sa atin mga kababayan ha. Sorry po, kagaya ko. Malaki ang pamilya ko. Kailangan ko i-sustain ang pangangailangan namin. Maraming magagaling, maraming magagaling na profession sa atin. Kagaya ng doctor, nurse, teacher, kahit anumang ma-profession dyan sa Pilipinas, abogado. Yan. Lahat nang magagaling sa atin, hindi nyo ba napapansin? Kinukuha ng ibang bansa. Kasi bakit? Bakit? E di ba hindi nyo ba alam na ang laki-laki ng ino-offer sa ibang bansa ng mga tao, ng ibang bansa sa mga empleyado, magagaling? Di ba? Hindi sila naghahanap sa ibang bansa, hindi sila naghahanap with placing personality. Hindi sila nag-aaral with placing personality. At saka, alam mo ba, sa ibang bansa, hindi ko naman sa akin ako sa Pilipinas, hindi rin sila kadalasan ngayon, hindi na sila tinanggal na nila yung with experience. Tatanungin ka lang nila pag nag-a-apply ka, oh, kaya mo ba mag-waiter? Ay, oh, may training naman pagdating. Hindi ganun. Pag hindi ka pumasok sa training, ibig sabihin, hindi mo alam ang trabaho mo. Go! Saka mo tanggalin sa tao. Oh, kaya mo ba magbuhat ng tree o hindi, o di hindi, o. Ibig sabihin, hindi siya fit sa work. Hindi sa atin, ang dami. Nalalurky lang ako. Ang dami-dami. With experience, with good looking, tapos ang dami pang requirements. Sko, magsisimula pa lang ako magtrabaho, ang dami ko ng bayaran. Tapos sasabihin niyo, mga Pilipino, maraming utang. Talaga, marami talaga utang ang Pilipino. Normal na yan. Diba? Kasi mag-a-apply pa lang ako ng trabaho, ang dami-daming kailangan ko ng pang NBI, kailangan ko ng barangay clearance, pang bayad ng police NBI, ganyan-ganyan. Sko, utang na loob. Sana naman baguhin naman natin ang mga mentalidad na yan ng ating buhay or ng ating ano natin dyan. Kasi, hindi eh. Tapos may BIR pa, magta-tax ka pa. Diba? SSS. Magkano ba ang minimum ng Pilipino ngayon? Sabihin na natin 500 plus. O 500 plus. O what if ako may pamilya, may anak ako, may dalawa akong estudyante. Tapos ang trabaho ko, ang masahod ko minimum lang. Thanks for watching and I hope you enjoy my video. Bye everyone!